Last time, natapos tayo doon sa three models of community organizing. So, nausap natin doon yung about doon sa community development, social planning, and yung pangatlo ay yung ating social action. So, natalakay din natin yung techniques, yung mga focus ng and mga role ng isang CO worker. So ngayon bigyan naman natin focus ano yung mga strategies. So kung nakaraan ay mga techniques ang ating inusap sa community organizing. So this time so usapin naman natin yung ilan sa mga strategy na ginagamit sa CO. Okay. So when we say strategy, ayan. So strategy, so it pertains to tactic or careful plan or a method devised to achieve desired goal. So this is a procedure adapted by the social workers to achieve a goal. So ito yung mga ilan sa mga strategy na pwede daw natin gamitin upang makatulong ano, sa pagkamit ng mga goals ano na ilalatag natin with the CO process. Ayan. So una, meron tayong tinatawag na management of power. Ayan. So when you say management of power, helping create new centers of power in communities where leadership is indifferent and ineffective. Ayan. So, para daw makatulong sa pag-achieve ng goals natin, isa daw sa mga strategy na pwede natin gawin is the management of power. So, halimbawa, yung pagtatalaga ng mga leader, ayan. So, pwedeng through a council or pwedeng through an election of officers, ayan. So, through that management of power, so, mas napapacilitate natin ano ng maayos yung pagkamit ng goals ano ng ating ginagawang community organizing. Okay, so that's through formation of council, formation of officials or officers through elections. Okay. So number two, training of leaders for their role functions. So dito naman, we try to train ano yung mga indigenous leaders sa community to effectively function. So pwedeng i-train natin halimbawa on the management process, pwede rin sa leadership skills, pagdating doon sa mga planning, problem solving, and decision making. So somehow yun yung pwedeng maibigay nating mga trainings ano doon sa mga indigenous leaders natin. So training of indigenous leaders for their role function is an effective strategy in enabling the community to be self-reliant and self-managed community. Okay. So number three, organizing people for specific task roles and functions. So, dito naman, goals and objectives can only be realized if there are groups of persons who plan for these goals and objectives, then implement and monitor and evaluate their implementation. So, papasok pa din dito, somehow, connected sa dun sa isang technique ng CEO, yung formation ng mga committees, ano. So, pwede pumasok dito, halimbawa ngayon, nabanggit natin last week yung ad hoc committee. So, pag sinabi natin ad hoc committee, these are the temporary committee. So, kailangan lang sa, since merong special task ano, na gagawin, as soon as na completed yung task na yun, madedissolve na yung committee. Ayan. Ang special task force naman, functions and responsibilities requires a special task with special authority. Ayan. So, somehow meron dapat na
special authority and special skills ano to attend this special task. So study group naman nagkakaroon ng pag-study doon sa mga existing social phenomenon ano that occurring in the community. So that's para mas madali ano yung what specific task ano yung kanilang pagtutuunan ng pansin. So that's organizing people for specific task roles and functions. Yung pang-apat naman, the use of conflict. So very famous nga dyan yung si Saul Alinsky. Ano? So Saul Alinsky, yung kanyang conflict confrontation strategy na ginagamit. Ano? So it is used in communities where the people are apathetic towards their pressuring problems and needs when other strategies failed. So usually, ang conflict, ano, ang paggamit ng conflict, common sa, ano, kung ang community o yung mga tao sa komunidad ay masyado ng apathetic towards their problems. And usually, this awaken people from lethargy or para mas mag-trigger yung pag-act nila doon sa problema ang kinakaharap nila. Okay, so that's the use of conflict. Number 5. Ayan. And dito sa use of conflict, ano, so merong dinevelop si Roland Warren ng a typology of strategy for achieving purposive change. So number 1, we have collaborative strategy. So this is based on the assumption of consensus or common base of values and interests among the parties in disagreement, and that agreements can be obtained by overcoming poor communication, misinformation, and inaction. And so let's say it's a collaborative strategy. Best example of this, halimbawa, may plano na pagtatayo ng mining site ano doon sa isang halimbawa sa isang probinsya or sa isang munisipyo. Ayan. And knowing that mining site ano ay pwede sa makaapekto doon sa health ano, and syempre yung safety ng environment din ng munisipyo o ng probinsya. Okay. And through a collaborative strategy, ano, so using community organizing. So, pwedeng gawin ng community is i-pressure, ano, yung halimbawa yung mga officials of the LGU na huwag ituloy, ano, yung pagkakaroon ng mining sites ano sa kanilang munisipyo. Okay? So let's say for example, through a collaborative strategy, so pwedeng gawin ng community na halimbawa magpakita sila ng isang let's say for example, a film showing na nagpapakita kung ano yung mga possible na maging effect ano ng mining pagdating sa mga tao, pagdating sa kalusugan, at pagdating sa environment. Okay? And from that film viewing, ano, or film showing, so pwedeng mag-reach, ano, yung LGU officials and the community, mag-reach into consensus, ano, na huwag na lang ituloy yung pagkakaroon ng mining site, ano, sa kanilang munisipyo o sa kanilang probinsya. Okay? So, from that, ano, so, nakuha natin yung goal na huwag nang ituloy yung pagkakaroon ng mining site. And then, they reach on a consensus, ano, or common base of values or interests. Okay? Which is common on a parties with disagreement. Ayan. So, that's another typology of strategy. So, yung tinatawag nating collaborative strategy. So, number 6, we have campaign strategy. So, applicable when people are not in agreement on how an issue should be
Resolve includes educating, persuading, or pressuring the recalcitrant into agreeing with group's proposed solution approach to a major issues or problem in the community. So pagdating naman sa campaign strategy, so let's say for example, sa isang barangay, merong tiwali na barangay officials. So let's say example, the chairperson or the barangay captain. So nandun yung katiwalian niya, yung pagiging corrupt, and nandun sa posisyon ng pagiging barangay captain. And from that issue, gusto ng mga tao na mapaltalsik sa posisyon itong tiwaling official na ito. And through a campaign strategy, so pwedeng masolusyon nila yung problemang iyon. So paano gagawin na sa campaign strategy? So let's say for example, yung buong komunidad, pwede silang magkaroon ng yung pag-sign ng petition na tanggalin yung chairperson o yung barangay captain na iyon. And pwedeng mag-arrive sila into a decision na at least 25% yun makapag-sign ng petition na patalsikin yung kapitan na yun. So, pwede na natin siyang tanggalin sa pesto. Okay, so that's a part ng tinatawag nating campaign strategy. Ayan. So, number 7. So, we have contest strategy. So when there is dissension in crucial issues, this can be applied to crystallize the issues involved and to get majority vote. Support for one of the contestants' proposal, which will be considered community's adopted decision after the voting. So literal from the word contest. So parang magkakaroon ng contest pagdating sa mga nakitang strategy ng komunidad. Let's say for example, sa isang barangay, so there are different sitio. Sabihin natin na 5 sitio. Ayan. And that barangay ay nakakaranas noong, halimbawa, yung lahar problem sa kanilang komunidad. Ayan. And itong 5 sityong ito, they are affected by the lahar problem. And from that 5 sitio, so pwede ang gawin saan, ihingan natin ng proposal yung 5 sityo, paano ba mareresolbahan yung lahar problem. And from that 5 sityo, so titingnan natin, sino yung pinakamagandang proposal. Okay? And from that 5 proposal, ay titingnan natin yung pinakamaganda nga, and yun yung magiging way natin, para maresolbahan yung lahar problem sa kanilang komunidad kung sino yung may pinakamagandang proposal. So sabi nga ay this can be applied to crystallize the issues involved and to get the majority vote. So kumbaga titingnan natin sino yung mas okay yung mga nagawang proposal dun sa 5 sitio. And they support for one of the contestant proposal which will be considered community's adopted decision after the voting. Okay, so that's contest strategy. Okay. So number 8, yung tinatawag naman nating social brokerage. So ito rin ay isa ding estratehiya ng social action, one of the community organization models. It is employed when a problem threatens to be explosive or disruptive and is diffused through the CO workers' intervention as a broker with the involvement of relevant groups and individuals who can help diffuse a crisis situation. Ayan. So medyo ginagamit natin ang social brokerage kapag ang problema is more on explosive na, disruptive, ang best example nito, halimbawa sa isang urban poor community, halimbawa sa isang pabahay, so nagkakaroon ng demolition, demolition noong mga bahay.
So, as a CEO worker, so pwede ang maging role mo dito is a social brokerage. Ayan. You act as a broker. Ikaw yung magiging parang tagapagsalita ng mga gigibain ang bahay, ano, dun sa community. So, as a broker, you communicate, coordinate, halimbawa, sa National Housing Authority para i-negotiate, ano, yung mga gustong mangyari ng mga tao sa komunidad. Okay? So, that's social brokerage. Doon naman sa use of integrative mechanism to strengthen organization, this is the second strategy, ano, of social action model under CEO. It employs the integration of the other group's efforts and support to strengthen the cause another group or agency espousing. The support may be in the form of expertise, logistic, equipment, personnel, speakers, bureau, or just a public announcement or support. Again. So, sa use of integrative mechanisms to strengthen organization naman, so medyo mas malalaw magiging malawak na ano yung paraan o strategy mo. Halimbawa, ano, so sa isang community ulit, meron doong existing na nuclear plant. Ayan. So, which is very risky pagdating sa community, so nandun yung danger pagdating sa health, and syempre, yung danger din sa mga tao nakatira along with the nuclear power plant. Ayan. So, dito, sa integrative mechanism, as a CEO worker, so pwedeng halimbawa, magkakaroon ka ng coordination with the health professionals na pwedeng makatulong ano para i-justify na talagang itong nuclear power plant na ito ay may masamang dulot o epekto doon sa mga tao sa komunidad. You can also use the media, ano, so i-media mo pa sa para at least makalampag ano yung mga tao o yung mga tao behind that nuclear power plant. Or you can use coordinate also with the lawyer, with the NGOs. So lahat ng pwede mong lapitan na makakatugon sa problema ay parang gagawin mo. That's why tinawag siyang integrative mechanism. Okay? So sabi nga, this is a support ano in the form of expertise, logistics, equipment, personnel, speakers, bureau, or just a public announcement of support. Ayan, para mapigilan ano, yung tuloy-tuloy na pag-operate doon tinatawag na nuclear plant. Ayan. So that's the integrative mechanism. So mas magiging malawak na yung pag-coordinate mo doon sa different bodies na pwede makatulong doon sa pagresolba ng problema sa komunidad. So number 10, we have social protest to support social movements. So this is the third strategy of social action model, which is commonly used as strategy in influencing change or modification of policies, legislation, ordinance, programs and services deemed irrelevant, inadequate, or disadvantageous to the greater sector of society. So usually social protests ano. So when ito ginagawa naman kapag may gusto tayong i-modify ng mga policies, legislations or somehow mga programs and services ano. So meron tayong may gustong mabago ano. It is also used to pressure the removal of the official perceived as incompetent, immoral and corrupt, or simply indifferent to the plight and welfare of some sectors of society as poor, the squatters, the handicapped, and other of their kind. So, pwede rin daw gamitin yung social protest kung meron gustong patalsikin ng mga incompetent, corrupt na mga officials, ano. So, yun, social protest. Ayan. So, pag sinabi natin social protests, ano, so these are
mass action activities where people march in the streets with placards conveying the cause of their action or what the group is protesting about. So one good example nga, ano yung ating EDSA Revolution, itong sa social protest, ano. So they march in the streets, ano, and with placards. And ito, pwede rin yung mga strike na ginagawa. So let's say, for example, yung ginawa ding first major strike na sa panahon nung ni Marcos, yung La Tondenya strike, ano. Ayan. And then, iba pa yung tinatawag nating mass action. So pag sinabi nating mass action, sometimes in the form of mass delegation of protesters presenting their petition with media coverage. So ibang paraan naman yung mass action, ano. So more on delegation ng mga gusto magprotesta, pero gagamitan naman nila through a media coverage. So to the legislators, government office, private organization, a business establishment, a landlord, or even foreign embassies. Such mass action is, however, however done in peaceful manner, befitting a professional strategy. So somehow, ang mass action is more on mas peaceful manner siya compared with the social protests. Okay? So another strategy, we have lobbying. Ayan. So ito yung first strategy naman ng social action wherein interest groups attend committee meetings of the legislative bodies and legislative session itself to show support of or protest against the passage of certain bills or some of its offending provisions. So sa labaying naman, so more on ang pinag-usapan natin dito is about sa mga legislation, sa mga batas, sa mga bills na ipinapasa. Okay, kung saan nagkakaroon tayo dito ng presentation ng position pagdating dun sa usapin ng batas, ano, pagdating sa usapin ng mga bills, ayan. So we try to lobby, ano, yung kailangan baguhin, kailangan idagdag, kailangan repasuhin, ano, pagdating doon sa batas. So number 12, the use of field trips. People learn faster through visual aids and actual experiences. The CEO worker employs this strategy for fast track learning design for indigenous leaders, training for community development and leaderships. So field trips, is a maganda ring way, ano, as a strategy para matuto rin yung mga tao sa komunidad. So let's say, for example, yung pagbisita sa mga model community, and from that model community, somehow malalearn ng mga ng community ano yung mga best practices na ginagamit ng community ito. Ayan. So that's the use of field trips. Next. Meron din tayong tinatawag na use of volunteers. Ayan. So sa community. So gamit din yung tinatawag nating volunteers. Lalo na kung kulang tayo sa tao, kulang tayo sa staff. Ano? So this is the effective strategy for lack of manpower and resources. Okay? So lalo na kung ang agency ay they don't have enough budget, ano, na mag-hire ng ibang tao na pwedeng sumuport on the organizing of community. Ayan. So we usually maximize that, ano, yung paggamit ng mga volunteers. Okay. So yan po yung 13 strategy natin in community organizing. So pwede itong magamit para makatulong dun sa pag-reach natin ng goals ng isang community. Okay? Ayan. So sa community organization, ano, so nandyan din yung tinatawag nating people empowerment. Ayan. So ito yung gusto natin bukod sa maging self-reliant, ano, yung mga tao sa komunidad,
isa din sa inaasahan natin na magkaroon sila ng people empowerment. So this is the process of releasing the potential of people through appropriate programs, services, and strategies, removing blocks that deter their growth and development, and accessing them for the enhancement of their highest capabilities that they will be freed from the fetters of poverty, ignorance, oppression, social injustice, and prayer to stand up their rights and pursue for happiness as member of a free and just society. Okay? So, in CO, so inahawagan natin yung mga tao maging empower. Ano, so, na meron silang kakayahan, ano, natulungan yung kanilang sarili. Okay? So, ano ba yung mga proseso on how we will empower ano, the people? So, siyempre, yung pagbibigay ng freedom. Ayan, yung mga sources natin. So, yung freedom. So, number two, knowledge and wisdom. Ayan, so, kung may sapat na knowledge and wisdom ang mga tao sa komunidad, it consider as a power. Yung mental and moral efficacy. Yung capability ng mga tao sa komunidad for leadership roles. So, consider din po sa a source of power. Ability to act and produce an effect. So, prestige and wealth. So, another source din po yun ng power. So, if you have prestige and wealth, ano? So, yung sapat na the prestige and wealth ay maaring maging source din po yan ng power. The position of authority and control over others, and as well as the physical might as individuals controlling an armed group. Ayan. Ayan. So under people empowerment, we have holistic approach. Ano? People empowerment should be approached through an integrated and interdisciplinary effort since a person's total being is attained through his physical, social, economic, mental, and spiritual needs. Ayan. So, holistic yung approach na pagdating sa people empowerment. So, kailangan tutugunan yung lahat ng aspeto. Okay? So, it should be integrated and interdisciplinary effort. And the atmosphere of freedom, only in the atmosphere of freedom can any program for people empowerment prosper. People should be free to know their rights and privileges, the laws and the policies that have been enacted for their benefit in order that they would be able to profit for them. So, mahalaga na well-oriented, ano, alam nila, ano ba yung mga privileges, mga laws and policies na ipinapatupad ano doon sa komunidad. Okay? Social justice. Social justice should be a living reality and experience and not merely enshrined in our legal statutes. Without social justice, the government loses its credibility and its covenant with the people who would then be encouraged to look for alternative forms of governance or resort to violent means in obtaining justice or themselves. And syempre, yung conduct in government services. Officials and workers in the government service should be impressed upon that they are there to serve the people and not to be with their master as many of them believe and behave. This type of officials and workers are a bane to the government services. Ayan. So, dapat nandyan yung right conduct ano, ng government service or government workers. Nandyan yung pag-serve sa mga tao instead na mabuo ano, sa mga tao na itong mga government employees, officials are masters. Ano. So, dapat they look at them as a server ano, sa mga tao. Our government officials and workers in the government service who are key players for people empowerment should therefore undergo a reorientation seminar in good manners and right conduct. Otherwise, they should not be in government service. Ayan. So, may mga
government officials ano na talagang hindi tama ano yung pagtrato sa mga tao. Ayan. And sabi nga dito is they should ano undergo a reorientation seminar para magkaroon ng right manners, right conduct, and etc. Okay. Ayan, so isa pa rin dapat tugunan ano sa proseso ng people empowerment yung graft and corruption. So this has always been cited as one of the causes of countries underdevelopment and national shame. How can any program or people empowerment prosper if it is handled by corrupt officials and worker in the government? So having graft and corruption, ano, so isa din daw ito sa mga nakakadlang para hindi makamit yung people empowerment. Okay, so that's why kailangan alisin daw itong graft and corruption pagdating sa ating government. Okay. So ngayon, pupunta na tayo dun sa pinakang proseso ng CEO. Ano? So i-walk through na natin. So paano ba yung proseso? Paano ba nangyayari yung proseso ng community organizing? So sa community organizing ay dito pa rin naman nakaangkla, ano, nakaangkla pa rin sa doon sa generic helping process natin. Okay, so yung ating APAYET from assessment, planning, implementation, evaluation down to termination. Okay? And from that, ano, so makikita natin dito sa proseso, ano ba yung nangyayari? Ano ba yung mga nagaganap ano sa bawat stages na ito? So, usually, inumpisa natin sa with the pre-entry stage, going to entry stage, social investigation, then we spot the leaders, the core group formation. Dito na sisimulan yung formation of community organization. We have community planning, the implementation or mobilization, then monitoring and evaluation. And then lastly, we have the phase out and termination. And so ito, pinapakita ko lang sa inyo. So iba't iba kasi yung libro yung nagsasabi. So meron tayong process A dito and process B, but we try.